Kaya pinangalanan nila kay Isaac yung kanilang magiging anak dahil tawa. Okay? Kaya Bert Isaac Marcelo. Hindi nyo kalala yun, Bert Tawa. Okay? So, pagkagaling doon, sabi nung anghel, pero the conversation is, sabi na sa Bible, Abraham is talking to the Lord. Kaya alam, tatlo yung kausap niya. So, alam niyo ba may Trinity? Alam niyo ba there is one God in three persons? So, sabi ni Lord, ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin ko? Tapos sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, sukdula na ang kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Sobrang-sobra na akyat sa langit na yung sigaw ng katarungan para sa lugar na to. Okay? At alam po natin yung kung anong kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Tama po ba? Alam niyo ba? Sino nakakaalam? Taas ang kamay. Ano po kasalanan ng Sodom at Gomorrah? Hello? Immorality lang ba? Homosexuality. Kung kayo ay nakapunta ng Thailand sa Pattaya, okay, kapunta po kasi kami sa Phuket, sa Bangkok, then sa Pattaya. Pag nakakita ka na ng magagandang babae sa Pattaya, ha? Galing ka sa kwarto at sisigaw ka na malakas, it's a boy! It's a boy! Yan, na-gets na. Yung iba pag lumabas sa kwarto, sumigaw na, it's a boy, tonto ah, ito, shock. Mga lalaki po yan. Doon po yung retokihan na mura sa buong day. Okay? Kaya, ito pong Sodom at Gomorrah, walang retoke. Mas nakakatakot to. Balbasarado, lalaki ng katawan, biglang re-repeat ka sa plaza. Dumating yung mga anghel doon sa plaza, at nakita ni Lot, sabi ni Lot, okay dito, magtatakip silim na. Kawawa kayo rito. Kaya sabi niya, matulog na lang kayo dito sa akin, sa bahay namin. And that night, nalaman ng mga taga Sodom at Gomorrah na may visitor si Lot. At yun nga, buong syudad, lahat ng kalalakihan, kumakatok, gusto nilang rapin yung mga bisita ng mga anghel. Ganon kasama yung Sodom at Gomorrah. To the point, itong Lot, kasi may kultura sa Israel, na pagbisita hindi mo pwedeng galawin. To the point yung anak niya, sabi niya, ito na lang mga anak ko, ito na lang, huwag na itong mga bisita ko. Pero ang ginawa ng anghel, binulag yung mga tao, hindi nila makita yung pintuan. Until napagod na lang sila, madaling araw na, siguro nag-alisan, sabi ng mga anghel kay Lot, umalis na kayo sa lugar na ito. Gugunawin ko to ngayong, o bukas gugunawin itong lugar na ito. So itong lugar na to na tinatawag na Sodom at Gomorrah, nung dumaan po kami doon, galing kami ng Sinai, Egypt, Sinai, and then tinaalan namin, bago pumasok na Israel, nandito yung Dead Sea, yung niliguan namin na sobrang alat, pag init siya ka doon, di ka lulubog, lulutang ka. Nandiyan dyan siya, ito yung syudad ng Sodom at Gomorrah. Disyerto, tapos talagang para siyang katatapos ng volcanic eruption na gumuhong ganun, tapos natuyo ng husto at walang nakatira. Nandun din yung Qumran community na kung saan yung buko pa Isaya natagpuan sa isang kuweba na nakalagay doon sa jar. Doon banda rin. Okay? So, huminto kami doon sa Sodom at Gomorrah. Sabi nung tourist guide namin, ayan yung asawa ni Lot. Kasi doon sa taas ng bundok, merong pillar na nakatayo. Mukha naman talaga siyang babae. Kaya lang sabi ko, higante naman yung asawa ni Lot. At laki naman na ito. Kaya sabi ko doon sa guide at doon sa mga kasama na yung Pilipino, dalawa lang yan. Totoong yan. Tapos, along the many years, natabunan, lumaki. Or, this is the exact place kung saan yung Sodom at Gomorrah. Pero, ano lang yan? Representation lang ng asawa ni Lot. So, totally, walang nakatira doon ngayon. Okay? Ito yung context, bakit sinabi ng mga anghel itong verse na to. So ang sabi ng mga anghel sa kanila, kung meron kayong kamag-anak dito sa syudad na to, yayain nyo na, umalis na kayo. Yung mga boyfriend ng anak mo, yayain mo na. Eh ang dalawang boyfriend, akala nila nagjo-joke lang. Nagugunawin yung Sodom at Gomorrah. So ang sabi ng anghel, okay, wala nang ibang sasama, kayong pamilya na lang labas.
At ito yung sabi, sa paglabas nila ng Sodom at Gomorrah, you run. Okay? Sa paglabas mo sa nakaraan mo, hindi pwedeng babagal-bagal ka. Darn na. 2019, 2020. Hindi pwede yan. Hindi pwede ganun. Kailangan takbo. Wala kang mararating pag hindi ka tatakbo. Sabi mo sa katabi mo, takbo. New Living Translation yung ginamit ko. Sa NIV, sa ibang version, escape. Escape. Tumakas ka. Meron ka bang nakitang tumatakas na dahan-dahan? Magnanakaw, no? Biglang nagbukas ng ilaw. Yung may-ari ng bahay, sabi na magnanakaw, teka, kakain pa ako chocolate. A cake. Nagbukas na nga ng ilaw eh. Di ba? Kung ikaw magnanakaw, wala naman sana, tapos nagising yung may-ari, hindi ka pwedeng dadahan-dahan, tatakbo ka, you will escape. Sabi mo sa katabi mo, pag may problema kang iiwanan, hindi pwedeng dahan-dahan. Takbo. Pag may malungkot na nakaraan, kung may mahirap na nakaraan, may pangit na nakaraan, hindi pwedeng dahan-dahan, takbo. Dahil pag dahan-dahan ka, aabutan ka nito. Hindi ka makakaalis. Run for your lives. Do not stop anywhere. Huwag kang titigil kahit saan. In the valley, sa NIV, in the plain. And don't look back, huwag kang lilingon-lingon. Escape to the mountains or you will die. Nakakatakot, no? Pag di mo ito ginawa, mamamatay ka. Alam niyo naman, nangyari kay Terra. Ano nangyari kay Terra? Namatay eh. Hindi na ka move on, kinamatayan na lang yun. Kinatandaan na, kinamatayan pa. But his wife, verse 26, looked back from behind. Behind him, and she became a pillar of salt. Siguro, salt, kaya siguro maalat yung Dead Sea. Anyway, so himay-himayin po natin ito. Hatiin natin sa lima para tayo mabusog. So, limang bagay. Run for your lives. Sabi mo sa katabi mo, run for your lives. Do not stop anywhere. Don't look back. Go to the mountains. Turo mo siya, or you will die. What do you want? Run for your lives. Kinuwento ko na ito dati. Merong tambay na mga wolf. Aga-aga nakatambay, nagiinuman sila. Curiosity. So ito mga wolf na to, tambay sa kanto. Inabutan na lang ng tanghalian, nakatambay pa. Okay? So ito mga wolves, medyo inabutan ng tanghalian, gutom na. Maya-maya may dumaan na rabbit. Sabi ng isang wolf, kakainin ko yung rabbit na yan. Gagawin ko yung tanghalian ko. Sabi ng ibang mga wolves, sige nga, habulin mo yung rabbit para may tanghalian ka. Pakishare na rin kami. Kaninong paa yung mahaba at mas malaki? Sa rabbit o sa wolf? Sino mas mabilis tumakbo, yung rabbit o yung wolf? Tumatakbo ba rabbit? Michelle, tumatakbo ba rabbit? Nandito ka. Pero, pag nagkarera yung dalawa, sino kaya mauna? Hindi nila alam. Siyempre, yung malaki yung paa, mahaba yung legs. Okay? So, sabi nung mayamang na wolf, sige, hahabulin ko yung rabbit. Nagsimula yung habulan. Hinabol niya yung rabbit, takbo yung si rabbit, takbo sa gubat. Stress na lang hapon, hindi pa tapos yung habulan. Alas 5, hindi pa tapos yung habulan. Paghahabunan na, bumalik si Wolf. Lawit dila, pagod. Tanggal yung pagkalasing. Sabi niya, ayoko na. Hindi ko na kayang habulin tong rabbit na to. Sumuko yung wolf, pero yung rabbit hindi. Bakit yung maikli yung paa, naligtas yung sarili niya, samantalang itong mahaba ang paa ng wolf, hindi siya inabutan? Ano ang kaibahan?
Ano kaibahan? Alam niyo naman yung kwento, yung mga dati rito. Ano kaibahan? The rabbit ran for his life. But the wolf ran for his lunch. Kung yung pinaglalaban mo, tanghalian lang, hapunan lang, pagkain lang, maliliit na bagay, hindi yan pinaglalaban. Okay? Pero pag buhay ang nakataya dito, ipaglaban mo. Itakbo mo to, hindi yung pwede babagal-bagal ka. Pag pangarap mo nakataya, kinabukasan mo nakataya, yung goal mo sa buhay, yung destiny mo sa buhay, marami kang gustong marating sa buhay mo, biglang mayroong mga taong ginamit ang demonyo pang nangyayari sitwasyon para ka hindi makapagpatuloy. Teka lang, buhay mo na nakataya dito, tumakbo ka na. Kinabukasan mo na nakataya rito, hindi pwede na hindi ka tatakbo. You run for your lives. Mas mabilis ang wolf kaysa sa rabbit. Kaya lang, ang pinaglalaban nitong wolf, tanghalian lang eh, lunch. Pero ang pinaglalaban nitong rabbit, buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Ano bang pinaglalaban mo ngayon? Pag pinaglalaban mo, love life lagi, lagi kang lugi dyan. Pag pinaglalaban mo, makatapos ka ng pag-aaral, magandang labanan yan. Pag pinaglalaban mo, ayusin mo trabaho mo para makatulong ka sa pamilya mo, may taguyod mo yung pamilya mo. Magandang laban. Ano pinaglalaban mo? Buhay? Sa mga mag-asawa, pag nag-away kayo, anong pinaglalaban nyo? Yung ikaw ang tama o siya ang tama o pares kayo may tama? Oh, pinaglalaban nyo yung relasyon nyo mapanatili. Ang taong mayayabang ang pinaglalaban yung ego nila, yung pride. Hindi yung kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kaya nga pa nagka-counseling kami, ano mas mahalaga? Yung relasyon nyo, yung tama ka o tama siya. And sad to say, mas mahalaga yung tama siya o kaya tama siya. Kaya pareho sila may tama eh. Kaya pag may mga taong naghihiwalay, pareho may tama yung mga yan. Totoo yan. Ano pinaglalaban mo? Mas kung pinaglalaban mo, relasyon, buhay, pamilya, di mo gagawin yan. Lalo na mga kalalakihan. Kasi kayo leader eh. Okay? Ang lumalaban naman talaga dapat, number one, yung mga lalaki. You're the knight in a corrosive armor. Shining armor pala. Kaya dapat yung lumalaban, number one. Tayo dapat. Dahil pag ang lalaki hindi lumaban, tapos yung babae ang lumalaban, patay na tayo dyan. Mga takusa kayo. Member ng takusa. At hindi daliri ang pinuputol sa mga takusa. Sa yakusa, daliri. Sa takusa, hindi. Ulo. Run for your lives. Ano pinaglalaban mo? Pag buhay ang nakataya dito, itakbo mo. Itakbo mo. Sa Exodus 14:15, eto na nga. Nung lumabas ang Israel sa Egypt, after 400 years, ang saya-saya nila, namatay lahat yung firstborn sa Egypt, magmula sa anak ni Pharaoh hanggang sa lahat ng mga hayop doon, pati yung panganay na anak ng butike. Patay. Ganun po. Totoo po yun. Lahat ng hayop. Panganay ng butike, panganay ng lamok, patay lahat yun. So, lumabas sila, easy-easy lang. Ang alam nila, hindi sila habulin ni Pharaoh. Dahil, natakot eh. Naglalakad lang sila. Siguro medyo mabilis na lakad, pero lakad. Pagdating dito sa Red Sea, ito po yung dagat naman na pagitan ng Egypt at saka Sinai Peninsula. Hindi naman siya gano'ng kalaking dagat, pero malalim yun. Nandumaan kami doon, sa ilalim kami dumaan doon, may tunnel na ngayon eh. Sila Moses, hindi sila pwedeng dumaan doon sa dagat. Malulunod sila. So they are cornered ng dalawang bundok, bundok dito, dagat dyan, at dito yung mga Egyptians. Hinabol sila. Nung lumabas sila, hindi sila tumatakbo halos eh. Pero nung dumating yung mga Egyptian, eto na. Nganga, nakanganga sila sa langit. Lord, anong gagawin namin? Ito si Moses bilang leader. Sabi ni Lord sa kanya, the Lord said to Moses, why do you cry to me? Dalawa meaning ng cry. Talagang umiiyak o talagang, Lord, ano gagawin namin? Natataranta. Dali mo sa katabi mo, huwag ka nang iyak na iyak.
Ang kailangan mo, mag-move on. Sabi ni Lord, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Sabihin mo sa kanila, mag-forward na kayo. Huwag ka nang maglakad, tumakbo ka na. Ang pag-forward, hindi bagal-bagal, bilis. Huwag mong patagalin ang pag-forward mo, bilisan mo. Sabihin mo sa katabi mo, bilisan mo. Dahil pag mabagal kang mag-move forward, hindi ka nagra-run, nagwo-walk ka lang, aabutan ka ng mga demonyo na gusto kang ma-stuck sa nakaraan mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi natutuwa si Satanas sa'yo eh. Hindi natutuwa. Una, cute ka. Maganda ka, pogi ka. Pangalawa, ay pangatlo pala, threat ka sa kaharian niya. Alam mo ba, na pag ikaw nakabangon sa pagkakadapa at ginamit ka, ni Lord, kawawa siya. Ako, rest back lang ako ni Lord kay Satanas eh. Dami kong kalokohang ginawa eh. Dami kong mali sa buhay eh. Ngayon, ginamit ako ni Lord para rest back. Alam nyo, yung mga tao, ang dami pinagdaanan, yan yung gustong-gusto ni Lord gamitin para sa demonyo. Rest back. Kaya, sabi mo sa katabi mo, tumakbo ka na. Go forward! Huwag ka nang mag-antay dyan. Eh kaso, may dagat. Bundok, bundok, andito yung mga sundalo, hinahabol sila. Sabi ni Lord, go forward. Eh Lord, paano ko mag-go forward? May dagat, may hadlang, go forward. Kahit may hadlang, tuloy lang, tuloy pa rin. Kahit hindi mo alam kung anong gagawin, tuloy lang. Basta tumuloy ka lang, period. Sabi ni Lord, kay Peter, sige. Lakad ka sa tubig. Eh Lord, malalim to eh. Tuloy lang. Pag si Lord nagsabi, kahit walang dadaanan, gagawa siya ng daan. He is a way maker, God. Alam niyo ba yung kantang way maker? Tugin niyo nga minsan. Gagawa si Lord ng daan, paraan, para ka lang makaalis sa nakaraan. Pahugot, Pastor. Gagawa si Lord ng daan at paraan, para ka lang makaalis sa nakaraan. Magsunod kayo ng mga ganyan, ha? Kasi nakakalimutan ko pagkatapos. Ano sabi ko? Nakaraan na. Gagawa si Lord ng daan at paraan para ka lang makaalis sa nakaraan. Maganda yan. For Samuel 16:1, yung first king of Israel, si Saul, sablay. Pinili siya ng tao dahil matangkad, pinangmatangkad sa Israel, pogi, pati puno. Sa unang dating, may dating talaga. Pero, walang karakter. So, nakailang ulit na sumablay yung kanyang pagsunod kay Lord. At dumating yung panahon, ayaw na ni Lord sa kanya. So, sabi, kasi si Samuel yung nag-anoint kay Saul. So, nagmumukmuk itong si Samuel ngayon, di makamubol si Samuel, malungkot. Naghihinagpis siya na paano to, wala nang hari ang Israel. At isa pa, sayang naman yung pinili ko. Kami pumili niyan eh. Ako pumili niyan eh. Sayang naman Lord. Baka pwede pa natin gawan ng paraan maayos pa to. Okay? So, at the back of his mind, iniisip ni Samuel, teka lang, kahit marami ng sablay na nangyari, kahit marami ng problemang nangyari dito sa taong ito, baka pwede pa natin tong hilutin. Baka pwede pa natin gawa ng paraan, Lord, na siya pa rin. Siya pa rin. Kami pa rin. Tayo pa rin. Sabi ni Lord, ikaw na lang. Baka pwede pa eh. Baka pwede pa siya. Sabi ni Lord, hanggang kailan ka ba magmumukmok para sa kanya? Tanong mo yung katabi mo. Hanggang kailan ka magmumukmok para sa kanya? Hanggang kailan? How long? How long you grieve over? Lagyan nyo ng pangalan. Hanggang kailan? Kapag mumukmuk para sa kanya, para dyan, para sa trabaho na yan, para sa pangyayari na yan. Hanggang kailan? Sabi ni Lord, since I have rejected him, ayoko na dyan. Hindi yan para sa'yo.
hindi yan para sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan para sa'yo. For I have provided for myself a king among his sons. May hinanda akong mas matindi kaysa sa'yo. Hindi yan. Huwag mo na ipilit. Butaw yan eh. Huwag mo na ipilit yan. Barya yan eh. Ang ibibigay ko sa'yo buo. Dolyar pa. Euro pa. Huwag mo na ipilit yung ayaw ni Lord. Sablay na nga. Pipilit pa. Kaya sabi ni Lord kay Samuel, pigilan mo na yung pag-iimo mo ha. Ate ka dito, baka may maituro ako dito. Mali pwesto. Tigilan mo na yung pag-iimo mo ha. Okay, tigilan mo na yan. May pinalit na ako dyan, mag-antay ka lang. Tatamang panahon. Okay, wait lang. Nandiyan lang yan. Dadating yan. I have provided for you a king. Amen? Kaya sabi ni Lord kay Samuel, tama na. Tama na yung pagmumukmuk. Tama na yung kalungkutan na yan. Tama na. Sobra na. Lugi ka na. Ang dami ng luhang ibinigay mo. Ang dami ng mukmuk na binigay mo. Lugi ka na. Tama na. Move on. Run for your lives. Move forward. Sabi mo sa katabi mo, move forward. Run for your life. Tama na yung imo. Tama na yung drama. Comedy naman, tsaka action. Pangalawa, do not stop anywhere. Sabi ng anghel sa kanila, huwag kayong titigil. Kahit saan. Kahit sa tingin nyo, safe na to. Kahit sa tingin nyo, ah, pwede na to. Sabi naman ni Lord, magpo-provide siya ng iba. Siguro ito na. Teka lang, hanggang sinasabi ni Lord, tuloy, tuloy lang, huwag ka munang tihin to. Hindi yung, uy, okay to ha, okay to, pwede na to. Uy, pwede na, cute din oh. Uy, maganda, uy, pogi, pwede na to, pwede na to. Don't stop. Pag walang go signal si Lord na yan ha, huwag muna. Nagkamali ka na nga nung una, magkakamali ka pa uli. Kaya nga yung iba, pag nagkamali ng dalawa, tatlo, sige, tama na to. Tigas kasi ulo eh. Kamali na kasi ako noon eh. Kakaya naman pag hindi ko pinangatawan ng to ngayon. Mas nakakahiya yung mamatay ka, hindi mo inayos yung mali. Mas nakakahiya yun. Hindi nakakahiya yung nagkamali ka, dalawa, tatlo, pero tuloy pa rin yung laban, tumatakbo ka pa din. Hindi nakakahiya yan. Mas tama yan, kaysa naman ikamatay mo yung kalungkutan mo. Nabigo ka na lang hanggang dulo. Hindi baling mabigo hanggang gitna. To kahit 3/4 ng buhay mo, nabigo ka, pero may 1/4 pang iiwan. Maging masaya ka man lang sa dulo. Okay? So, hindi yung nagkamali ka na, pili agad. Don't stop. Don't stop anywhere. Huwag ka munang mamimili ng pamalit. Bahala si Lord, mag-antay ka kung kailan yan. Sa Philippians 3:12, sabi dito ni Paul, now that I have already obtained this, or I'm already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Ang konteksto po dito sa Philippians 3, verse 1, kinuwento niya kung sino siya, galing siya sa lahi ni Benjamin. By the way, yung sinabanggit kong hari kanina, si Saul, kapangalan niya. Sa Old Testament yun. Saul din yung pangalan ni Paul dati bago siya naging Christian. Tapos, katribu niya din yung Saul na yun, si Benjamites din. Okay? So sabi niya, ito yung pinagalingan kong background, ito yung resume ko. Galing ako sa lahi ng unang hari from the Benjamites people. Tapos kapangalan ko pa yung unang hari. And then lahat ng law ni Moses, nasunod ko. Blah, blah, blah. Tapos pag binasa niya yung ibang mga book sa New Testament na ang nagsulat ni si Paul, nakaakyat sa langit. He is the only person na nakaakyat sa langit ng buhay, tapos nakababa pa rin ng buhay. Siya lang. Tapos sabi niya, nakita ko yung langit and even words, kahit anong pang Oxford Dictionary na gamitin o anumang dictionary gamitin, nothing, no words can explain kung itsura ng langit, sabi niya. So, because of that,
God has given me a thorn in the flesh, sabi niya. And then, bumubuhay ng patay ito, nagpapagaling ng mga may sakit, gumagawa ng himala itong taong ito. Kung titingnan mo sa kanyang achievement, tapos nakapagtayo siya ng maraming churches from Syria, Turkey, hanggang Greece, itong area na to, ang target nga niya, Rome. Accomplished person. Marami na siyang nagawa. Kung tutusin, kung merong gustong mag-retire, dapat mag-retire at magpahinga na at magsabing, okay na ako dahil ko na nagawa. Siya yun. Ito sana itong mamang to, ang pwede magsabi, okay na ako. Ang dami kong church na tayo, ilang tao yung binuhay ko, ilang may sakit yung pinagaling ko, nakarating ako ng heaven, nakabalik ako ng buhay, at ang dami ko ng disciple. Dami kong mga na-train. So pwede na akong tumigil. Pero anong sabi niya? Hindi pa rin eh. Tuloy pa rin eh. Hindi pa rin ako titigil dahil hindi pa ako perpekto at meron pang dapat akong gawin. At meron pa akong dapat maabot. Hindi dito nagtatapos ang buhay ko. Meron pang pinagagawa si Lord sa akin. So ang point ni Paul, kahit ano pang narating mo, lalo na kung panikabiguan yung nagawa mo nung nakaraan, o kahit patagumpay, hindi pa rin yon dahilan para tumigil ka. Then, sabi nga, there is more. There is more. Diba? Marami pa eh. Marami pa. Dati kami, nung mga biyahe lang kami, mahilig kami sa tabing dagat, sa mga gandang mga beach sa buong Asia. Wala naman kasi sa Europe. Ah, meron. Sa Indian Ocean, yung Maldives, narating na rin namin. Akala namin, titigil na kami magbiyahe. Kasi lahat ng magagandang beaches sa buong area natin, magmula El Nido hanggang Maldives, eh halos napuntahan naman namin. Ngayon, maganda rin palang magbiyahe sa mga syudad na mga building-building, Tokyo, Osaka, Bangkok, yan, yeah, mga ganun, Hong Kong, maganda rin pala. So, hindi tumitigil. There is more. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, ang buhay mo hindi tumigil nung nakaraang taon. Tuloy pa rin ngayon. Okay, hindi tumigil ito nung mayroong nangyaring maganda sa'yo o pangit, hindi nagtatapos doon, tuloy pa rin. Kay Paul, ang daming nangyaring magaganda, pero hindi siya tumigil. Amen? So, press on. Tuloy lang. Tuloy pa rin. Don't stop anywhere. Sabi mo, don't stop anywhere. Tuloy lang. Okay, hanggat hindi sinasabi ni Lord tigil, tuloy lang. Pangatlo, don't look back. Huwag ka nang lingon ng lingon. Okay? Meron din binanggit sa Bible, if you want to be a disciple, huwag kang lingon ng lingon. Dahil ang lingon ng lingon, hindi makakarating, baligtad tayo. Ang hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. Yun yung kulturang Pinoy. Actually, iba yung context nun, no? Yung lingon ka, ibig sabihin, magpasalamat ka naman. Tumalaw ka naman ng utang na loob. Pero, yung tumatakbo ka at lingon ka ng lingon, mamaya, try natin. Takbo kayo dyan sa Marcos Highway, tapos lingon ka ng lingon. Tingnan natin kung saan ka makakarating. Okay? Ang mga runner, sino ba yun? Panalo na siya eh. Lumingon lang siya, tinignan niya kung nasan yung kalaban niya na malapit. Paglingon niya ngayon, nauna sa kanya. Talo siya. Ang mga lumilingon, natatalo eh. Ngayon sa katabi mo, pag lumilingon ka, matatalo eh. Focus on the goal. Look straight sa goal mo sa buhay. Philippians 3:13 pa rin, yung karugtong kanina. Sa verse 12, binasa natin. Sabi ni Paul, brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, sabi niya kanina, dami ko ng accomplishment, nakarating ako sa langit, bumuhay ng patay, nagtayo ng maraming churches, pero hindi ako tumitigil. Marami pang dapat gawin. And then, sabi niya rito, mga kapatid, ito yung ginagawa ko. One thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Para maabot ko yung sinasabi kong tuloy pa rin, sabi ni Paul, kailangan kong may gawing isa, ang kalimutan ang nakaraan. Sabihin mo sa katabi mo, kalimutan ang nakaraan. Ito yung ginagawa ko, sabi ni Paul.
forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. At pilitin kong magpatuloy yung word na strain. Sa Greek yun, agonisomai. Yung word na agonize, doon galing. At yun ang translation sa English Bible nun, to wrestle. Pakipag-wrestling ka, yung mag-move forward, kailangan mo makipag-wrestling sa tinatamad mong katawan, sa nalulungkot mong damdamin, sa magulo mong isipan, sa paligid mo. Kailangan mong makipaglaban, hindi ka makakamove on pag hindi ka nakipaglaban. Wrestling talaga to. Makipag-wrestling ka, straining, talagang pinipilit mo, napapagod ka. Para bang pag nag-gym ka, yung tawag nito, yung binabanat yung ano mo, stretching, ang sakit yun. No? Pero pag nasanay ka doon, magugulat ka, yung movement ng katawan mo, nagiging madali. At pag nalagpasan mo yung pain na yun, parang pati yung pag-weights mo, nadadagdagan yung weights mo na hindi ka nahihirapan na. Nag-gym kami noon, pag dampot ko ng cellphone ko, parang papit niya, cellphone ko, ba't gumaan? Kasi nag-weights ka eh, no? So, yung words training, mahirap to. Mahirap magpilit, pero kailangan. Kailangan natin at kaya natin. So forgetting what lies behind. Hindi ka makakarating sa patutunguhan mo pag lingon ka ng lingon. Madadapa ka dyan. Dahil kung anong tinitingnan mo, doon ka babagsak. Babagsak ka pa rin sa nakaraan. Tumingin ka sa bago. Tumingin ka sa bago. Tumingin ka sa inaharap. Okay? Isaiah 43:18-19. Remember not the former things, nor consider the things of old. Huwag mo lang alalahanin yung mga pangit na bagay. Masama bang umalala? There is one good thing na alalahanin mo, yung mga ginawa ni Lord sa'yo dati. Ako pag down, ang inaalala ko, yung parang minsan gusto mo lang questionin, may Diyos pa ba? Totoo pa ba yan, Diyos na yan? Ito ginagawa ko. Binabalikan ko mula nung nakilala ko siya noong 1987 until nagpunta ako, nagtayo ng church sa Aklan, nagtayo ng church sa India. So binabalikan ko yung mga miracles niya, yung mga answered prayers. Paano mo sasabihin walang Diyos? Diba may kantang, when the world forgets, we will not forget what you have done for us. Kung makalimutan ang mundo sa Diyos, kagaya ng Israel, kalalabas lang ng Egypt, nakalimutan nila yung mga himala ni Lord. Alam mo, huwag niyong kakalimutan yung mga ginawa ni Lord sa buhay mo. Yan ang magpo-fuel sa iyo para magpatuloy. So lahat yan, alalahanin mo. Pero yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, huwag mo nang alalahanin. Remember not the former things. Huwag mo nang balik-balikan yan. Nor consider the things of old. Kinukonsider mo pati ka lang. Baka pwede pa uli si Saul. Baka pag bumalik si Saul, pwede pa i-consider natin. Siguro. Ba't wala namang bago? Wala na ba talaga dyan? Yan na lang talaga? Barya-barya na lang ba talaga? Hello? Barya naman, may kalawang pa. Ano bang kayang ibigay si Lord na mas the best sa'yo? Hello? Tandaan nyo, pag si Lord may tinanggal, may papalit siyang the best. Amen. Hindi si Lord nagtatanggal na wala ipapalit. Kaya lang, magantay ka. Magantay ka. So, kalimutan ang nakaraan. Remember not the former things. Huwag kayong makikinig ng kahit meron ka ng ngayon, alalahanin mo pa rin ako. May mga ganong kanta eh. Nakakabobo yun. Nakakatanga. Tapos nakagana ko sa radyo, nakikinig ka sa YouTube, umiyak ka. Nakakabobo yung ganong mga awit. Yung meron ka na, pero still remember me. Para ano? Para pahirapan mo sarili mo? Meron siya, tapos inaalala mo pa. O kaya ikaw, may asawa ka na, inaalala mo pa yung dati. Kasalanan ang ginagawa mo eh. Hello? Isa lang sumagot. Nagpapantasi pa sa nakaraan. Do not consider the things of old. Huwag mo na kinukonsider pa. Tapos na yan. Tuldukan mo na. Behold. Pag sinabi ng Bible, behold.
Ano ibig sabihin ng behold? Tagalog to. Hawakan mo. No? Hold. Then, ano behold? Behold, I am doing a new thing. Now it's spring forth. Do you not perceive it? Tingnan mo. Makinig ka. Lakihan mo yung mata mo. Mag-observe ka. Tingnan mo. Hindi mo ba nakikita may ginagawa akong bago? Hindi mo ba nakikita may bago akong ibibigay sa'yo? Mas pogi, mas maganda? Mas cute? Hindi mo ba nakikita may bago akong blessing sa'yo? May bagong business? May mas magandang mangyayari sa buhay mo? Hindi mo ba napi-perceive? Yung word na perceive, iramdam mo with your spiritual eyes, kita mo. Hindi mo ba nararamdaman? God's a God of new things. Lagi siyang meron. Kaya lang hindi mo matitikman yung bagong bagay ni Lord kung meron kang hawak pa rin na old. Kailangan mong bitawan yung old before you experience the new. Hanggat hawak mo yung old, yung new hindi mo mahawakan. Kasi yung new, kailangan dalawang kamay yung hahawak doon dahil matindi yun. Kaya pag may hawak ka pang old, di mo makukuha yung new. Tabi mo sa katabi mo, forget the past. Don't look back. Dumadating na yung bago, springing forth. Eto na, sabi ni Lord, tingnan mo, eto na. May bagong nangyayari, may bagong pag-asa, may bagong buhay, may bagong bagay na ginagawa ako sa iyo. Hanggat nakatingin ka sa nakaraan, hanggat nagmumukmuka, hindi mo nararamdaman na may bago nang nangyayari. Hindi mo nakikita na may mas maganda nang nagaganap sa buhay mo ngayon kaysa nung nakaraang taon. Dahil nakatingin ka pa doon, kalimutan mo. Don't look back, may nangyayari ngayon sa buhay mo. Maganda. Amen? Believe it. Go to the mountains. Pagpapunta ng mountains, anong gagawin mo? Pababa, pataas. Level up o level down? Level up. Philippians 3:14, sabi ni Paul, karugtong pa rin na binabasa natin kanina sa 3:12, 13, now 14 tayo. I press on toward the goal for the prize of the upward. Pag ikaw may pangarap, hindi downward. Pag ikaw nagmumukmok, pag ikaw nag-iimo, pag ikaw nakatingin sa nakaraan, pag ikaw hindi bumibitaw sa mga pangit na nangyari in the past, you're down, hindi ka maka-going up. Down na down ka, tinatamad ka, walang nangyayari sa buhay mo, tumitigil ang mundo mo. Pati pagising, ang hirap. Alam ko yon, naranasan ko yan. Pero, pag ikaw may goal, susundin mo itong pinag-aaralan natin, alam mo na ang pangarap mo nandun pa sa tuktok, wala dito sa baba. May mga tao tayo dito gusto umakyat ng bundok. Kasi pag nandun ka sa taas, iba yung pakiramdam eh. Pag ako bumabiyahe dyan sa Tanay, yung sa buso-buso, gusto-buso ng minto dyan, kitang-kita mo yung plane, yung Bali doon, ang ganda tingnan. Tapos may area doon sa Treasure Mountain ba yun? May area doon na talagang kita mo yung lawak ng bundok sa baba, medyo mataas doon eh, bago pumunta doon sa mismong resort. Ang ganda. So pag ikaw na sa taas, ang ganda ng makikita mo. Kaya, lahat tayo na may pangarap, ang totoong pangarap pataas, hindi pababa. Kaya nga, suggestion ko, lahat ng relationship na meron ka, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo na nakaka-down sa'yo, okay? Putulin mo yun. Hindi pwedeng manatili ka dyan at may pangarap ka. Kung gusto mo maabot yung pangarap mo, lahat ng mga bagay, tao, pangyayari na nakaka-down sa'yo, tanggalin mo dahil ang pangarap going up, hindi going down. Amen? Tao, bagay, pangyayari, sitwasyon. Putulin mo yan. Kung nakaka-down sa'yo yan, kaya nga, yung mga mag-boyfriend, girlfriend pala, hindi kasali yung mag-asawa na. Kasi sa mag-asawa na eh, lagi namin sinasabi, lahat may solusyon. Pakasal kayo eh. Pero pag hindi pa kayo kasal, okay? Pag hindi pa kayo kasal, pwede pa eh. Pwede pa. No? Pagkasal na, hindi na pwedeng paghiwalayin.
Amen? Wala akong sinasabi ha. Wala naman akong pinaparinggan. Hindi, totoo lang. Ganito kami mag-counsel. Siguraduhin mo bago ako magpakasal. Hanggat maaari, pinipigilan talaga namin. Pero pagkasal na, tapos mag-aaway, mag-iwalay, pinipigilan din namin mag-iwalay. Kaya nga namin pinigilan kayo magpakasal eh, dahil baka mag-iwalay kayo, hindi pipigilan ulit namin. Pinigilan na nga kayo magpakasal, ngayon pinipigilan pa namin kayo mag-iwalay. Diba? Kaya nga, pigilan magpakasal para hindi mag-iwalay. Guess nyo? Hindi namin sinasabi huwag magpakasal. Sinasabi namin siguraduhin nyo, alam nyo yung pinapasok nyo. Dahil pagkasal na kayo, pipigilan namin kayo mag-iwalay. Tama? Pagkasal na, pinipigilan mag-iwalay. Pero pag ikakasal pa lang, hanggat maaari, pigilan natin. Siguraduhin muna. Okay? Hindi naman sinasabing huwag. Siguraduhin muna. Mahal magpaanan. Tapos i-storbo yung papat na. Okay, go to the mountains, ang pangarap sa taas. Lahat ng sino mang nakaka-down sa'yo, tanggalin mo sa buhay mo. Okay? Don't allow yesterday's event to bring you down. Get up, go for your goal. Sabi mo sa katabi mo, get up, go for your goal. Pataas. Okay? Kaya huwag na kayong kakantang, yesterday, all my troubles seem so far away. Dapat ang kanta mo, yesterday, all my trouble is there in yesterday. Pero yung today mo ngayon, maayos na. All my troubles is in yesterday, not in today. And lastly, or you will die. Ano yung una? Pag hindi mo to ginawa, okay? Pag hindi ka nag-run, ang bagal pa rin ang galawan ng buhay mo. Lakad-lakad, gapang-gapang ka pa rin, you need to run. Sabi mo sa katabi mo, run. Pag hindi ka nag-run, tapos tumitigil ka kung saan-saan, para kang paru-paro. Bulaklak dito, ay bubuyog pala. Bulaklak dito, bulaklak dito. Uy, ang daming bulaklak. Tigil ka ng tigil kung saan-saan, kung ano-ano. At lingon ka ng lingon, hindi ka makapagpatuloy. At down ka lagi, hindi ka makakyat ng pangarap mo, ng bundok mo, hindi ka makapag-level up. Then, you will die. Really? Physical? Una, mamamatay yung pangarap mo. Matatabunan ang pagdadrama mo. Matatabunan ang pag-iimo mo. Emotionally, you will die. Mentally, you will die. Okay? Yung pangarap mo, mamamatay na dahil wala, natetend ka na dyan. Then, pag hindi ka talaga nag-ayos, pwede kang mamatay physically. Tera, dahil dinaran. Kadrama niya doon, doon siya ka namatay. Naalala niya yung namatay niyang anak? At hindi na siya nakamove on, doon siya namatay. Genesis 19:26. Yung asawa ni Lot, dumabas sila, di ba? Sabi, dalian niyo, huwag kayo lilingon. Yung misis, lumingon. By the way, bakit siya lumingon? Kasi, ang dami nilang kayamanan na naiwan doon sa Sodom at Gomorrah. Mayaman si Lot. Pag binasa niya yung kwento, yung lupain na magkasama pa lang sila nung tiyuhin niyang si Abraham, hindi na kayang pakainin yung kanilang mga livestock, yung mga tupa at mga kambing. So sobrang dami, kulang yung damo. Okay? Kulang yung damo, yung mga adikto. Sabi ni Abraham, mamili ka. Hindi na kasha yung mga halaman dito para sa livestock natin. Mamili ka kung saan. Pag pumunta ka doon, dito ako. Pag pumunta ka dito, doon ako. Pinili ni Lot yung bandang Sodom. Kaso nga, lumapit sa Sodom, dati nakatira lang sa labas ng city, unti-unti napasok ka sa loob. Alam niyo, pag lumalapit ka sa kasalanan, lalamunin ka eh. Lalamunin ka, kaya huwag ka talagang lalapit sa kasalanan. Ang ginawa ni Lot, nakatira lang siya sa malapit sa Sodom, unti-unti, hindi na siya sa tent, bumili ng bahay sa Sodom. Ayun, contaminated.
Kaya ang kasalanan hindi nilalaruan. Ang kasalanan hindi nilalapitan. Ang kasalanan nilalayuan. Kaya ginunaw yung Sodom, buti na lang nagpray si Abraham, Lord, kung meron pang sampu dyan na matino, gugunawin mo pa rin ba? So nakipag-bargain, kaso wala nang nakita, ilan lang ba yung matino? Si Lot, asawa niya, anak, apat. Gunaw ang Sodom. Ito na, natumatakbo na sila. Umulan na ng mga brimstone, parang volcanic eruption, yung asawa na palingon. Siguro, dahil sa panghihinayang, sayang naman yung mga nag-iwan natin. Sayang naman yung mahalagang bagay. Sayang naman si ganito. Sayang naman yung pinagsamahan natin, ang tagal na natin. Tapos ganun lang, mawawala. Sa isang iglap, matatabunan ng sulfur. Sayang naman. Nanghinayang yung misis. Tanoy yung katabi mo, nanghihinayang ka ba? Sayang naman. Sayang po yun. Sayang yun. Sayang ganda. Sayang. Dahil sayang. Dami sayang. Nanghinayang yung misis. Lumingon. At sa paglingon niya ngayon, na-stack up na siya. Hindi na siya nakamove on dun. Naging pillar of salt. Yung nakita namin doon, sabi nung tourist guide, ayan yun. Medyo mataas eh. Siguro, yan, yung kisame na yan, ganyan kataas. Nandito kami sa baba, andun siya. Pabundo kasi yun eh. So sabi niya, ayan yung asawa ni Lot. Taba naman. Ang laki naman. So, yun sabi ng tourist guide. Pag ikaw lumingon, hindi ka na makakaalis dyan. At mamamatay ka dyan. Doon na namatay ang asawa ni Lot. Now, what's your decision? By the way, sa mga care group nyo, ganito lang naman ang dapat gawin. No? Pag nag-small group kayo mamaya, sasabihin nyo lang, paano natin ito gagawin? Tatlong po question sa care group, no? Ano yung tinuro? Ano yung nag-usap sa'yo? Tapos sa buong group ng care group nyo, kasi tuturo ko ito sa training mamaya, nire-remind ko lang, paano natin yan gagawin? Paano tayo tatakbo? Run for our lives. Paano tayo hindi titigil? Paano tayo hindi lilingon? Paano tayo aabutin yung pangarap? Paano tayo hindi mamamatay? Ito lang yung question sa mga care group nyo. So, pagkatapos ng care group nyo, may solution kayo, may sagot kayo sa tanong. Magtulungan kayo. Amen? So, what you will do now? Run! Sabi mo sa katabi mo, run for your life! Don't stop anywhere! Don't look back. Go to the mountains or you will die. Tayo. Let's pray.